ginawang saling, ay saling pusa to si Senator Alan Cayetano. Ginawa nyo namang saling pusa to. At alam nyo naman, ako po ay hindi tayo makasubiri. Kaya lang eh, gaya ng sinasabi ko po, tapos na election, gusto ko tong sinabi ni Subiri. Dito kasi baka mamaya meron na naman siyang ibang ano. Pero pagdating dito sa sinabi niya, aba, puntos ka, palakpakan ka. Eto sa'yo, Senator Mick Subiri. Yung charter chase na kabago-bago pala ng administration, I think it's too controversial. Term limits, huwag na masadong, alam mo yan ang ayaw ng allergic yung taong bayan sa mga usaping political pagdating sa constitutional amendments. Masyado pa anyang maaga para pag-usapan ng panukalang amyendahan ang saligang batas. Kasunod dito ng panukala ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. na baguhin ang limitasyon sa termino ng ilang opisyal ng gobyerno, gaya ng termino ng presidente. Ayan, ito gustong-gusto ko talaga ha, yung sinabi ni Senator Mick Subiri. Ha. Ulitin ko po para sa nakakaalam, sa mga manunood po natin na ako po ay maninindigan dahil tapos na po ang eleksyon. At karamihan po ng ano, ayan po ang paninindigan. Kahit nga sila Mark, sila Models of Manila, sila Banat, lahat po yan ha, doon tayo sa tama. And definitely, itong sinabi ni Mick Subiri na huwag na munang pag-usapan yan. Yan charter change, allergic ang tao dyan. Ha? E buti naman, sa sitwasyong yan, ay nanindigan. Oh, kaya gustong-gusto ko 'yan eh, kaya papalakpakan natin 'yan, ha. Eh sana marami pang mga senador ang manindigan na wag na muna 'yan. Or mas maaari pa, wag na 'yan. Wag niyo nang ipasok 'yang ano, 'yung term extension na 'yung re-election. Wag na 'yan. Ha? Allergic na mga tao diyan eh. Ang datingan yan, parang kay Marcos at kay Marcos, President Marcos na naman, eh. Wag naman, ha? So, ayos ka dyan, Senator Subiri. At Vice Presidente, kung saan gagawin na lamang itong 5 taon at papayagan ang re-election. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, mas dapat pagtuunan ng pansin sa unang taon ng bagong Kongreso ang pagbangon ng mga Pilipino at ekonomiya mula sa pandemya. Hayaan na lamang din anya munang mabuksan ang diskusyon sa pagdinig sa Senate Committee on Constitutional Amendments na inaasahang pamumunuan ng neophyte senator na si Robin Padilla. Galing tayong pandemya, ang daming nahihirapan ng mga kababayan natin. Hindi pa tapos ang COVID-19. So we have to support the president in his, health program sa darating ng mga buwan. Ayan, yung bibigla siyang kakambyo. Yung una ngayon, ganyan. Tapos biglang papabor kay President Marcos, no? Pero bigyan muna natin sila ng chance. So far, so good. Diba? Matutuwa naman tayo dyan, mga Isconians, mga Olinians, ha? Na matutuwa tayo dyan na wag yung re-election. Hindi na pwede. Pag naging president na, tapos na wag ng ano, kasi baka mamaya maging 20 years yan si President Marcos. Wag naman. So yun muna pag-usapan natin. I would say, right now, that's not our priority. Ayon naman kay Senator Padilla, maganda... Ito naman ang sinasabi ni Senator Padilla, ha? Maganda po itong panukala, pero mas marami pong unang dapat na baguhin sa Constitution tulad ng provision na may kinalaman sa foreign direct investment para masolusyonan na ang kahirapan pati na ang pagbabayad ng utang. Pagbabayad ng ating utang. Maganda yan. Ha? Kasi siya ang naka-assign dyan eh. Ha? Si Senator Robin. Maganda naman daw yung pagpapalit dyan sa saligang batas. Pero wag na muna yung mga ganyan-ganyan. Ha? Iba po ang point ni Senator Robin. Ang sabi nga niya sa kahuli-hulihan eh, ang kahirapan pati na ang pagbabayad ng ating utang. Pati na rin isama mo, total utang ang pinag-uusapan. Pati taxes, utang sa taxes, ganun. Timing is very important also. And right now, because of the situation, yung situation natin sa Langis at sa Ukraine, dapat yan ang ating i-focus.
maging ang death penalty, hindi nakikita ni Zubiri na magiging prioridad sa pagpasok ng bagong Kongreso. Which I know hindi naman itutulak nitong administration na ito because I've already asked the higher ups na hindi naman nila i-prioritize ito. Ayon. Sabi ni Senator Zubiri, hindi daw nila itutulak itong death penalty at dito naman hindi rin ipa-prioritize ng administrasyong Marcos. So, sabi po yan ni Senator Zubiri. Ako naman, dyan ako disagree. De, ang mga Olinians, posible magkaiba-iba tayo ng stand dito. Okay? Ako po kasi ay medyo pro death penalty. Basta po, ha? Talagang may krimeng ginawa, especially dyan sa addict, nagpakalat ng drug sa Pilipinas. Kasi po, hindi lang isang tao ang sisirain yan. Maraming namamatay dyan sa droga na yan. Kaya ako, medyo pabor ako dyan sa death penalty. Halimbawa, yung nakadroga ng rape, nakapatay, isipin mo. Tapos magpapakalat pa ng droga sa Pilipinas. Tapos yung nagpapakalat ng droga sa Pilipinas at nagpaparating ng droga sa Pilipinas, walang death penalty. Ang dami nang napatay. Kaya at dito naman sa parte na to, dyan naman ako medyo disagree. Actually, disagree talaga ako dyan kay Senator Zubiri. Ako po ay nagre-real talk. Baka, tayo nga, sabi ko, iba-iba tayo ng ano, no? Kaya kami, ako po ang klase ng vlogger na ito, sasabihin ko po lahat sa mga Isconians, sa mga Olinians dyan, na huwag nyo pong paniniwalaan si Coach Oli, si Banat Bay. Huwag nyo pong paniniwalaan. Maganda, do your research. Para kahit sinong vlogger, huwag nyo paniniwalaan. Kung ano yung sinabi nila, i-research nyo kung may katunayan. Doon po tayo babase para hindi po tayo magiging gullible. Ha? So, hindi ko po dinidiktahan ng inyong pag-iisip. Sinasabi ko lang ang aking side patungkol dito. Kaya ako, medyo pro-death penalty ako. Una sa priority bills ni Senator Ronald De La Rosa, ang death penalty para sa large-scale illegal drug trafficking. Kabilang anya sa bibigyang prioridad sa Senado ang pambansang pondo, stimulus package sa mga sektor na pinaka-apektado ng pandemya at economic measures. Patungkol dito, ha? Katulad niyan. Singapore nga, death penalty ang parusa. Sa Middle East, sinabi naman, pugot ulo pa yan pagtungkol sa droga. Sa Bible, binabato hanggang sa mamatay. Correct. That was Old Testament. Pero hindi ko sabihin, mambato kayo, ha? Gawin natin yung proseso ng batas. Kasi may batas na tayo. Huwag yung, pag may nakita kayong addict, babatuhin nyo, wag. Noong panahon na yun, applicable. Okay? Ha? Pagka may kasalanan, pero ngayon kasi may batas. So, padaanin natin sa proseso. Padaanin natin sa batas, isumbong nyo sa pulis at hayaan na natin ang pulis. No? Pero, kailangan talaga ng parusa eh. Kasi, hindi matututo at matututo. Hindi matututo yan. Yung iba, merong committee. Ulitin natin. Labas na listahan ni Zubiri na committee chairpersonships, pinakamarami ang Pinakamaraming committee ang nailagay kay Senator Aimee Marcos. Palakpakan. Bakit nga kaya? Bakit sa tingin nyo pinakamaraming committee si Senator Aimee Marcos? Kayo nga sumagot. Pupunta kay Senator Aimee Marcos na may apat na komite. Wala pa namang nakatalaga kina Senator Coco Pimentel. Tayo magkaisa. At si Senator Coco Pimentel at si Senator Alan Cayetano, wala pang komite. Bakit sa tingin ninyo? Ginawang saling... Ay, saling pusa to si Senator Alan Cayetano? Ginawa nyo namang saling pusa to? Ibig sabihin, mas di hamak, mas magaling si Senator Aimee Marcos kesa kay Senator Cayetano? Nagtatanong lang po, wala po tayong inasabing ibig sabihin. Tinatanong ko kayo mga Isconians, kayo rin po mga manunood ng replay and everything. Senator Coco Pimentel at Senator Alan Cayetano, walang komite. Pinakamaraming komite, Senator Aimee. Bakit kaya? Sige. Isip.
Palagay ko kahit grade 2 masasagot 'yan. Tayo ay magkaisa. Ginawa niyo saling kit si Alan Cayetano, Senator. Ah, ito may babasahin ko lang po, ah, huwag kayong magagalit sa akin. But certainly I agree with her. Nawala, ayun. Water lady, nako kay Pia Cayetano panisyan si Amy. That is her opinion. And this is my opinion, I agree with her. Huwag po kayo magagalit.